sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number three, sa tingin niyo ba ang Philippine Army bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin niyo hindi siya qualified. Diba? Ang Philippine Army. So, dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. Number one, I believe in him. I know 100%. I know for a fact, si Robin hindi nagpunta sa Senado para magpayaman. Hindi. He is not greedy. He is not hungry for power. Si Robin nandito to serve. Yun ang sigurado ako, 100%. If for example, palarin kami and he does win and he becomes a senator, if ever magkaroon ng next race, ako na mismo, sasabihin ko wag yun ang iboto kasi walang nagawa. Pero sure ako 100%, si Robin may magagawa. Because ang dami niya na rin pinagdaanan, so alam niya na kung ano yung kailangan ng mga Pilipino. Nakaikot na siya sa buong Pilipinas. Umabot pa nga siya sa West Philippine Sea, di ba? So yung platform niya, yung gusto niyang gawin sa Senado, based dun sa mga nakikita niya na kailangan natin. Ano-ano ba yung mga platform niya? Poverty, federalism, workers' rights, and social justice, and how it is good for the country. He supported the Bangsamoro Organic Law. He served as the face of modernization of agriculture in the Philippines. He builded therapeutic centers against drugs sa National Bilibid Prison and awarded by the National Drugs Board. He organized peace talks since he has been organizing since 2013, especially for the Sulu Youth Empowerment. He conducted relief operations. Una pa, wala pa lahat-lahat yan. Si Robin na una na sa pagtulong. He is a Mindanao peace advocate. Peace exemplar of Act for Peace program of the United Nations Development Program of the Philippines. He organized Tindig Marawi program noong 2017. Meron siyang liwanag ng Kapayapaan Foundation. He is the founder. Tumatayo balaibo ko right now. I'm not kidding. He is going to continue the platforms of PRRD, federalism, and the Foreign Act Investment. Ito pa, gusto niya magkaroon ng proper education for farmers, ang modernization of agriculture. And siguro actually ang pinaka nagustuhan ko, meron akong dalawa na favorite na platform niya. It is yung basic needs. Gusto niya lahat ng Pilipino merong basic needs. Alam mo yon, magkaroon ng basic needs. Meron din siyang platform para dun sa, meron siyang plano for the people in showbiz. Kasi naawa na siya yung, for the longest time, biglang ikaw super sikat ka, ang gabi mong pera, tapos nung tumanda kang artista, namamalimos ka sa mga people. He has plans for those people in the industry, in the showbiz industry. Gusto lang niya lang talaga is walang kawawa. Yun ang gusto niya, walang kawawa. Alam mo yon, lahat nakakakain, lahat nakakapag-aral, basic needs. And as a mother of two, na sobrang protektado ng aking asawa, alam ko, marami siyang batas na magagawa para sa ating kababaihan. Marami siyang suporta na maibibigay sa mga bata kasi sobrang lapit nito sa puso ni Robin. Ano ba ang mga malalaking hamon na naranasan nyo? Yung challenges namin sa pagkakampanya. Siguro number one na dyan yung lack of funds namin for the race. Alam mo yon, parang hindi yata namin, ganun pala kagrabe talaga. But you know, we're so lucky because ang dami pong tumulong talaga sa amin. Sobrang daming naniwala kay Robin na ang daming tumulong sa amin. Nagsimula kami, kwento ko lang po sa inyo, nagsimula kami, yung katulad ng sinabi ko sa vlog ni Audrey Diaz, nakikisakay lang siya ng float ni Senator Jinggoy Estrada. This was in their, parang sa rally nila, sa motorcade nila sa Las Piñas. Alam niyo po, sobra kong proud. Kasi nung nag-motorcade sila sa Pangasinan, si Robin may sarili ng float. So sobra akong na-proud.
Sobra akong na-proud because ang daming tumulong para magawa yun. Although towards the end na yun ng election, pero kahit na, ang laking bagay. Gusto ko rin pasalamatan yung mga nagpasakay sa kanya sa chopper. Because, nung start, si Robin lang yung nagla-land travel. Every time merong rally yung unity team, siya lang yung nagla-land travel. So one time, he was in Mindanao, and then one place to another, ganyan. He only made it to one venue lang yung napuntahan niya because he was riding the car. Maraming mga senators na nagpapasakay sa kanya sa chopper. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar. Yan, maraming salamat po. Kasi pinapasakay nila si Robin sa chopper nila para makaabot. May isang instance si Senator Mark Villar because I asked my friend Camille if Robin can ride. Akala ko they were in the same place but they weren't. They weren't in the same place. Pero pinabalikan pa nila ng chopper si Robin para lang makaano. So, sobrang ko yung na-appreciate. Yung mga kapwa niyang senador, mabait sa kanya. Kasi mabait naman talaga si Robin. So, maraming salamat po. Ngayon, nag-chopper na rin po si Robin. Meron na kami mga kaibigan na nagpapa-chopper sa kanya. So, sobrang naming happy. Sobrang kong happy na nakakaabot na po siya sa iba't ibang lugar. Kasi ang dami na pong nagpapahiram sa amin. Thank you so much po. Hindi ko po makakalimutan. All the supporters, super duper thank you to the max. Maraming salamat po. So yun yung mga hindi ko makakalimutan. At saka yung mga nagtatanggol, yung mga out of their way, gumagawa ng paraan para ma-endorse nila si Robin, masuportahan nila. Thank you very much. Sobra-sobra po kaming grateful. Hindi po namin makakalimutan.